Kung hindi pa kayo nakakakita ng baboy na nanganganak, pues panoorin nyo ang video na ito dahil sa video na ito mapapanoorin nyo ang aktwal na manganganak ng isang inahing baboy sa kanyang mga little piglets na talaga namang cute na cute. Welcome back to my YouTube channel mga kalangga. Hope you guys have a great day today. My name is Tintin and today's video ipapakita ko sa inyo ang aktwal na panganganak ng isang inahing baboy or mother piggies sa kanyang mga cute na mga little piggies or mga piglets. At sa nakikita ninyo, nakahimlay or nakahiga ang ating baboy. Talaga namang napakahirap mga anak. Kaya naman halatang nahihirapan ang ating mother piggy dahil siya ay nakahiga. Dahil kung talaga namang malakas ang kanyang katawan ay makakatayo pa siya. Pero sa nakikita ninyo, di ba? Nakahiga siya, ibig sabihin mahina ang kanyang katawan, hinanghina siya habang siya ay nanganganak. Ako'y naranasan ko rin yan, no mga kalangga, at talaga ng mga napakahirap at napakasakit mga anak. Siguro iniinda nitong mother piggy natin ang pangsakit na kanyang nararamdaman para lamang mailuwal ang kanyang mga cute na little piggies. At talaga ng mga habang nakikita nyo ang video na ito, di ba, hindi pwedeng hindi masagi sa isipan ninyo na ipanganganak sila pero kalaunan eh lilitsunin din or titugukin, di ba? Kawawa naman sila guys, di ba? Para silang pinanganak para magdusa. Pero ganyan talaga ang buhay ng mga baboy. Pagkatapos manak, pakainin, alagaan, at pagkatapos dadalhin sa slaughter, kakatayin at kakainin. Yun po ang sad life, real talk, real life buhay ng mga baboy. Sa ayaw man natin at sa hindi, ganun ang kanilang patutunguhan. Nakakalungkot hindi ba ang mga kitakit na little piggies nito? One day ay magiging litson sa inyong hapagkainan. Nalulungkot ako bilang isang nanay na ganun ang magiging patutunguhan, nakakantungan ng buhay ng aking mga anak. No? Pag ako yun sa kalagayan ng piggy na ito kasi ako nanay rin at ako wala akong ibang iniisip kundi magandang buhay para sa aking mga anak. Pero kung ganun ang mangyayari, eh, di ba nakakalukot, hindi ba? Pero dahil mga hayop sila at naturungan silang pagkain, ay yun na lamang ang kanilang kapalaran. Masakit mang isipin pero ganun talaga, wala tayong magagawa mga kalangga. Kaya naman mataas ang respeto at paghangad ko sa mga vegetarian, sa mga hindi kumakain ng meat dahil sila yung mga taong mga gulay lamang ang kinakain at prutas, hindi sila kumakain ng karne dahil sila ay ayaw nilang i-promote ang pag-slaughter ng mga hayop, mga animal lovers sila. Sila yung mga tunay na animal lovers. Kaya shout out dyan sa mga vegetarian. I salute you guys for loving animals and not eating their meat. But if you look at the bright side, no? Pag nakikita mo itong mga cute na little piggies na ito, eh, nanawawala ang iyong stress, nalilibang ka, at talaga ng mga nakakagaan ng feeling. So, kalimutan na natin yung magiging kapalaran nila in the future. For now, enjoyin muna natin makita ang kanilang ka-cuteness. Naalala ko tuloy yung alagang baboy ni Miley Cyrus. Kilala nyo ba si Miley Cyrus, si Hannah Montana? Mayroon siyang alagang baboy. Talagang inalagaan niya at hindi niya pinakatay. Kaya lang ngayon, hindi ko na yata nakikita yung baboy na yon. Baka sumakabilang buhay na rin yon. Pero hanga ako kay Miley dahil ang baboy ay hindi niya pinalitso. Talagang inalagaan niya. Till death do us part. At ako man, kung magkakaroon ako ng baboy in the future, hindi ko rin ipakakatay. Ito'y aking aalagaan, nalagyan ng ribbon, di ba? Cute-cute, palukdohon kung gini-ribbon niya. Cute-cute-cute nga piglets. At shout-out ko naman dyan sa mga kumakatay ng mga baboy. Please naman, huwag nyo naman po silang pahirapan. Ako kapag merong umiihaw ng baboy sa lugar namin, hindi ako nanonood dahil naaawa ako. Sana huwag naman natin pahirapan yung ating mga baboy pag tayo kumakatay sa kanila. Kasi meron din silang mga utak, meron silang mga nerves, meron silang pakiramdam, nasasaktan din sila. So kung tayo sa sitwasyon na yun, diba? So kung kakatay tayo ng baboy, huwag natin silang pahirapan. Please lang guys, maawa tayo sa ating mga baboy.
Meron ako na panood na video about slaughter sa mga baboy at saka sa mga baka. Hindi ko na kaya, hindi ko natapos yung video dahil sobrang brutal. Pero ito yung video na to, nakaka good vibes ito dahil pinapakita nito kung gano'ng ka cute ang mga piglets pag sila ay inilalabas or pinanganak. Kasi tayo, 'di ba, pag pinanganak tayo, umiiyak lang tayo, nakahiga. Sila, tingnan mo, nakatayo na yung isa kanina, tumatakbo na, 'di ba? So talagang cute, nakaka good vibes makita yung mga ito, no? Si Mother Piggy parang nagtatay lang, mapasintabi sa mga kumakain kapag siya yung nanganganak, no? Lalabas lang bigla yung baby, no? Sana ganun mga anak yung mga tayo, mga tao, no? Mga anak tayo, ganun na lang, no? Bigla na lang lalabas, no? Kasi minsan umaabot pa tayo ng 12 hours, 24 hours, 2 days, 3 days na nagli-labor bago lumabas yung baby natin. Pero sila, di ba, easy peasy lang, di ba? Okay, so good luck na lang sa mga cutie piglets na ito. Sana kung sakaling gawin man kayong litson, sisig, crispy pata, pork adobo, pork menudo, dinuguan, cochinillo, at Bicol Express in the future, sana hindi kayo mahirapan dahil alam ko yun ang inyong kahinatnan. Love you, piggies. Thanks for watching.